Kumusta Katupa? Maraming salamat dahil nandito ka. So welcome mga Katupa sa panibagong video natin at nabasa nyo naman sa may title tsaka sa thumbnail ng ating video na ito kung anong ating gagawin. So tama, tayo mag-unbox at mag-review ng ating in-order na sound card. So, para sa mga hindi nakaalam, yung sound card, ito yung tumutunog na card. So joke lang, yung sound card yun yung ginagamit sa mga para ma-timpla yung ano, yung sound ng ating audio. So mamaya makikita natin at malalaman kung ano yung talagang gamit nitong sound card. Para din sa inyong mga kalaman mga Katupa, last week may nag-message sa akin na Katupa natin na na-inspired din daw siya sa mga ginagawa kong tutorials. And then nagsabi niya na magbibigay daw siya ng kaunting tulong. So siya ay nagpadala mga Katupa ng 500 pesos. At yun ang naging dahilan kung bakit nakabili tayo ng ating i-unbox ngayon yung sound card na maggamit din natin sa ating tutorial sa pagdating sa ating quality ng audio sa gitara, maging sa boses natin. So hindi ko na lang mga Katupa sasabihin kung sino sila kasi mag-asawa din sila na nag-serve sa Panginoon. Then salamat talaga, nanonood yan sila sa mga videos ko. So salamat po sa inyo kuya ate na nanonood sa akin. Salamat po, I am very blessed sa binigay po ninyong tulong. Then dahil po dyan, nakabili na po tayo ng ating sound card na magamit sa ating tutorial. So ito mga Katupa, in order ko noong Webes. Then na-ship siya noong Friday, kinabukasan lang din agad. And then nakita ko sa mga reviews na mabilis talaga dumating daw yung item na yon. Tapos sinubukan ko kung talagang mabilis. Then yun nga, hindi ako nabigo dahil ang bilis niyang na-deliver. Dumating lang to ngayon, Monday. So Friday, Saturday, Sunday, Monday. So halos 4 days for this na delivery. So talagang mabilis na ngayon yung JNT kahit na may issue talaga na kumakalat na video, di ba, yung pinagtatapon lang yung mga package. Pero sana hindi pa rin sila ipasara. We pray na maayos yung problema na yan. Ito mga Katupa, nabili ko ng 680 pesos. So dinagdagan ko na lang siya. Then ito na, dumating na. Kanina, saktong nasa labas ako kanina. Then nakasalubong ko yung JNT na rider. Yan, tinanong ko kung nandiyan na ba yung Ricky Manyosa na delivery. So yan, nandito na nga. So ang dami ko nang sinasabi mga Katupa. Let's start! Yan mga Katupa, i-unbox na natin itong JNT. I-unbox na natin itong box na to. Yan yung itsura ng sound card. So, nakalagay, singing live sound card. So professional daw. Applies to singing, shouting, pagsigaw pala, live, CAHT, recording, inflection, and music. So tinireview natin mga Katupa yung sound card na to. Yan, nandun na mga Katupa yung kanyang nalaman. Meron siyang instruction. Yan. At meron siyang ito yung pinaka-charger niya. At meron din siyang ito na yung pinaka-connect mga Katupa sa sound card. Yan, ito yung pinakakabit sa may cellphone. Then last, meron siyang pares lang din ito. Then syempre hindi mawawala ang sound card. Ito na. Ito na yung mga Katupa yung sound card. Makita nyo meron siyang mga buttons. Ito pala ay ginagamit din sa mga pagla-live stream. Kung gusto nyo mag-live stream, pwede siyang gamitin. Kasi nandito yung mga effects na ginagamit. And then meron siyang mga pang-timpla ng audio. So kaya magagamit natin ito sa pag-ano natin ng gitara. Kung makita nyo dito, meron siyang mga kabitan, mga port. Pwede siyang lagyan. Napanood ko kasi sa YouTube yung mga nag-review na nito. So ipaliwanag ko din sa inyo sa mga hindi pa nakaalam. Meron siyang mga port dyan, pwede siyang lagyan ng direkta sa music ng cellphone mo. Nyari, gusto mong patugtog habang nag-live, accompany instrument, nakalagay dyan, accompany instrument. Dyan siya ilalagay yung para mag, kung gusto mong magpatugtog during live stream and even sa mga recording. Dito ilalagay yung mic. And then pwede itong lagyan dito ng gitara. Halimbawa, yung gitara natin ay mayroong chord. Then kinakabit siya dyan. Pwede nang ma-record yung gitara natin.
pag ikinabit natin dito siya, then direkta sa misal. Mamaya pakita natin, kakabit natin itong mga nakalagay dito, anong mga ibig sabihin nito. Then ito mga katupa, ito pala yung ano, yung connector niya, yung USB cable. Ilalagay siya dito sa may nakalagay na live 1 or 2. Pili na lang dyan kung saan nyo gusto. Then lagay natin dyan, yan, live 1 tayo. And then yung kanyang partner, ito ay nilalagay sa may cellphone kung gusto nating ma-record yung, halimbawa ito ilalagay ko ngayon dyan, itong sa cellphone natin. Kung gusto nating ma-record yung mga pagsasalita natin, ilalagay natin yan dyan. And then, meron pa dito iba na dito ilalagay, halimbawa meron tayong condenser mic. So dahil wala pa akong ganito, yung condenser, yung BM800, so yung gagamitin natin na mic muna, yung ginagamit ko lagi sa ating recording, yung BY-M1. So dahil wala pa tayong BM800. So baka may gusto sa inyo na mag-sponsor ng BM800. So ang BM800 nga pala mga katupa, yun yung mga ginagamit ng mga recording talaga. Yung alam nyo, nakita nyo, nakita nyo sa picture, di ba? Ito, yung mic na yan, magiging malinis yung sound ng audio mo, yung boses, yung recording sa gitara. So dahil wala pa tayo noon, so ito lang muna yung ating ginagamit na BY. So itong itsura niya. Ayan, parang lapel mic. Ito nga pala, yung pag-on nito, nandito yung power. Ayan, pindutin lang siguro ito ng long press. So tingnan natin. Ayan, nag-ilaw na siya. Ayan, may red and blue. So kailangan natin ikabit to dyan sa cellphone na yan. So yun mga katupa, kinabit ko na siya dito sa may sound card. Kung marinig nyo, may sound na. Actually, kanina ko pa siya set up. And then, di ko alam paano pagganahin. So kanina hindi siya gumagana yung aking mic ito. Hindi siya gumagana. Kailangan pala itong aking mic. Ito kasi yung connector ng mic. Kailangan siya lang may battery. So yan, nilagay ko yung battery niya na kasama nung binili ko to, nung January ko lang to binili. So ngayon, kailangan pala lagyan siya ng battery kapag kakabit natin sa may sound card. And then kapag BM800 naman yung ginamit natin, so hindi na siya kailangan ng battery kasi automatic na nagagana yung mic kapag condenser talaga yung ginamit nating mic. Nung sinet ko na yung battery, tas inon ko dito, hindi pa rin gumagana. So ginawa ko, nag-search ako sa YouTube, tapos nanood ako ng tutorial kung paano talaga pagganahin sa smartphone. Then nung nagreklamo na ako, sabi ko, ano ba to, paano pagganahin? Bigla ko narinig yung boses ko, sabi ko, oh, gumagana na. So praise God. Tingnan natin mga katupa yung kanyang mga features. Nandito yung direkta dun sa may smartphone natin. And ito yung earphone para marinig ko yung boses ko habang nagsasalita. At ito naman yung ating mic. Diyan nilalagay. So narinig ko ngayon yung hangin ng electric fan. Try natin yung kanyang pa-echo. So pwede dito mga katupa, yung kagandahan dito, pwede tayong kumanta dito kahit di maganda yung boses natin. Medyo pagagandahin niya ng kaunti yung boses natin. So try natin yung kanyang pa-echo. Ito yung echo niya. Ayan. So nasa studio tayo ngayon. Magandang hapon sa ating lahat mga kababayan. And then ito yung mic volume. Bawas muna natin echo. Ito yung mic volume niya. Gusto natin na malakas-lakas pa yung pick up ng ating mic. Palakasan natin. And then kailangan naka ano tong record. Yan, makikita nyo, mababasa nyo naman dyan. Record, kailangan naka volume up siya. Kasi kapag hindi mag-record dyan. Subukan natin na pahinaan ang record. Yan, meron na yan. And then, sabi ko kanina, pwede natin siya kabitan ng ang accompaniment instrument na pwede natin ikabit ng cellphone natin para kung gusto natin na kumanta, pwede tayong kumanta habang nag-video. Marami siyang effects mga katupa. So, itry natin yung bass. Yan, papaano pa yung bass niya. Low, low, low. Sound, check. Then yung treble, ating lalakasan. So, kailangan mo siyang itimpla. So try natin kumanta mga katupa. Ang gagawin natin, kakailangan natin ng isang pang cellphone. And then mag YouTube tayo. And then kakanta tayo. Try natin, subukan natin kumanta. Magiging maganda ba yung boses natin dito. Tapos mamaya try natin sa gitara, kasi which is the main goal natin dito. Kasi
para medyo maano yung gitara, matimplay yung sound. So kailangan natin kabit yung isa pang connector sa may accompaniment instrument. Ayan, sa katabi lang ng live 2. Hello, love that's never failing. Let mercy fall on me. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. Tama na, baka makapare tayo. So nakita nyo na mga katupa yung feature. Isa yun sa feature ng sound card na to. Pwede kang kumanta, then lagyan mo na siya ng echo effect para hindi mahalatang hindi ka marunong kumanta. Pero sa ating pag-worship naman sa Panginoon, the voice is not matters, but our heart. So heart of worship pa rin yung mahalaga sa Panginoon. Meron dito mga effects na pag magla-live ka, yan, meron siyang, kaso hindi ko gusto yung ibang effects, so parang napaka... And then meron dito mga pitch bend, ito siguro yung iibahin yung boses mo. Try natin. Yan. Oh, pambihira. Iba na yung poses. Hello. Ayan. Oh, napaka... Ayan. Uy, parang bata. Hello. Hello. Ah, ito yung giging ano, yung boses natin parang pinanginginig. Kumusta mga katupa? Maraming salamat dahil nandito ka. Susubukan natin mga katupa sa gitara kung gaganda ba yung kanyang quality. Subukan naman natin mga katupa yung kanyang chord mismo ng gitara. Kakabit natin siya doon sa may pinakita ko kanina. So yun mga katupa, naikabit ko na siya dyan sa may ating pinakasaksakan ng chord ng gitara. Then nakakabit na siya ating sound card. So narinig nyo? Yun, ganda. Wow, ang ganda mga katupa. Ang ganda ng... kanyang output. So ang ganda mga katupa, masabi ko napakaganda ng sound, parang nakaano ka, naka-amplifier. So napakaganda mga katupa yung kanyang sound. So masasabi ko talagang maganda, ayos yung kanyang output. Mga katupa, nagustuhan ko yung sound card na to na magamit natin sa ating tutorial. So muli, maraming salamat sa nagbigay ng tulong na ito. So ako'y natuwa na taga Antipolo din pala sila. So maraming salamat sa inyo po, ate at kuya. Maraming salamat sa pagbigay ninyo ng tulong sa channel na ito. And I pray po sa more blessings sa buhay po ninyo at sa pamilya po ninyo. Lahat ng glory ay binibigay natin sa Panginoon lahat. Dahil the Lord is worthy alone of all the glory and praises. Sana patuloy lang din niyo isama sa panalangin yung channel na ito for more provision sa lahat ng gagamitin natin sa channel natin. Halos lahat na ginagamit ko dito ay bigay ng Panginoon. So all glory to God talaga. So let's give the Lord hands. So baka bukas-bukas meron na tayong BM800, yung condenser mic. So yun mga katupa, hanggang dito na lamang yung video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at umabot ka sa puntong ito. God bless you mga katupa, and all the glory belongs to God.